What's up? This is Triza and welcome back to my channel. Okay, so for today's vlog, we're going to do the famous hair konsuka treatment or hair treatment. But for this time, ibang gagawin natin. We're going to do the hair rinse using the apple cider vinegar. And then after that, we're going to apply the conditioner. In this video, guys, hindi natin maghahaluin ang ating vinegar and conditioner. We're going to do a different way for our hair. To start, guys, napag-mix ko na yung water and vinegar. So, this mixture composed of 1/4 cup of apple cider vinegar and 2 cups of water. Yung water, tap water, okay na yun. Pero dapat hindi hot para hindi magkakaroon ng reaction yung scalp nyo. Kasi nakakatuyo ng scalp pag hot water. Yan. So, insert ko yung clip. Just watch. After making the mixture, gusto ko muna ipakita yung buko. Ayan. So, sa taas. Medyo nag-oily na siya kasi hindi pa talaga ako naliligo. And then sa baba, ayan, nagbubuhag-hag na siya and dry yung ends niya. Wala naman siyang split ends, pero pag hinawakan mo siya, rough siya kasi nga nagda-dry na siya. Hindi ko alam kung bakit. Tapos may mga tutsang-tutsang din siya. Hindi siya lumalabas ngayon kasi oily nga yung top ng hair ko. Then hopefully, after ng treatment na to is magbago yung texture sa baba and pag natuyo, is hindi ganon lumabas yung mga baby. Hi guys, so I'm back with my hair and the shampoo ko na rin siya. Ito, magandang gumamit ng malalaking ipin pag basa yung hair mo para hindi magkaroon ng mga maputol pag nakatanggal-tanggal sila. So, ito, nilagay ko siya dito sa lalagyanan. Reuse, recycle. Ayan. So, dito ko muna siya ilalagay sa taas. So, and then, next layer. Is ginamit ko yung apple cider kasi nabasa ko, it's better to use apple cider vinegar for dark black hair. And then, if colored hair or light hair yung buhok nyo, you should use the distilled white vinegar kasi mas maganda siya and naalagaan niya yung color ng hair. Unlike sa apple cider vinegar, i-cover niya yung hair mo. Yung strands ng hair, i-cover niya. And mas magumukha siyang shiny. Tapos, tatanggalin niya yung mga natirang hair products kung gumagamit kayo ng mga mousse, gel, spray net. So, meron kayong mga essential oils, ayan, pwede nyong lagyan yung mixture nyo mga 1 tablespoon lang, like lavender, chamomile, rosemary, para hindi siya ganun kabaho kapag nilalagay nyo. Pero since ako wala, so taste na lang.
I'll let this sit for 30 minutes to 1 hour. And then i-wash ko siya and then magko-conditioner ako. I'll be using Human Nature peppermint sa mga magtatanong. Ayun guys. I'll be back. So ayan guys, wala kasi akong hair cap, so yeah. Ginamit ko na lang yung plastic bag ng SM. So thank you SM supermarket. Ayan, may flowers para maganda pa rin. Ayan. I'll let this sit for 30 minutes to 1 hour. Hi guys, welcome back. So naayos ko na yung tuho ko, or natuyo ko na siya, nakaligo na rin ako. So ito na siya. Ayan na yung medyo tuyo-tuyo kasi yung loob hindi pa tuyo. So clean lang natin. Ayos na lang natin para pakita ko din sa inyo. So ito na guys yung tuho ko. Ayan na siya. Ayan. Hindi ko na siya kailangan lagyan ng vitres kasi gumagamit ako ng vitres para yung mga growing hairs is matago. Pero ayan guys, oh. So nakikita nyo, hindi na siya ganun ka kitang-kita, unlike pag normal day na nag-shampoo lang ako or nag-conditioner lang ako. Pero ngayon, hindi na siya kitang-kita, so gusto ko yun. Hatiin naman natin siya. So ito na siya guys. Yung, di ba, na-conditioneran ko na siya. Bago ko siya ma-conditioner, syempre, hakawakan mo yung buhok mo kasi babasain mo siya, babanlawin mo. Guys, ang lambot niya nung basa, and even ngayon, kahit sabihin mo na, ano na siya, tuyo na siya, ang lambot niya. Sorry. So ayun, di ba, sabi ko sa inyo, nung binanlawan ko na yung buhok ko, ay, oo, nung binilawan ko na yung buhok ko after ko siyang babayan for an hour, nung hinawakan ko siya ng basa niya, sobrang lambot, tapos wala siyang tanggal-tanggal. Di ba kadalasan pag yung buhok basa, pag inano mo, ginanyan mo siya, parang ma-stuck siya, di ba, dito. And then, pero siya hindi, tapos ang lambot niya, and until now, na kahit tuyo na siya, ang lambot niya na, ayan o. Tapos sobrang straight na straight yung buhok ko. Ayan. Ito yung itsura niya guys sa malayo. Ayan. Ayan, tignan nyo. So, andun pa rin naman. Yan yung mga sinasabi sa inyo kung nakikita nyo. Ayan o. Yan yung hindi ko gusto. Pero, since tumutubo siya. And ayan o, tignan nyo. Pag ginaganyan ko, nawawala siya. Kailangan, kapag in a normal day, parang mawala siya, kailangan ko siyang lagyan ng vitres. Parang matame siya. Pero ngayon, yan, gaganyan ko lang siya, sasama ko lang siya. And, ayan. Naging okay na siya. Ayan, wala nakalagay sa kamay ko. Ipa-flat ko lang siya, and then itatago. And diba sabi ko sa inyo, gusto kong after nito, dapat, or hindi naman, dapat yung dulo ng hair is malambot. Kasi nga, di ba, ang gaspa nga nung dulo ng hair ko dahil nga, syempre, galing akong short hair, tapos pinahaba ko lang kasi kakasal nga ako sa December. Ito, kunin ko siya. Ayan na siya, guys. Oh. Shiny siya hanggang baba. Hindi katulad kanina kung nakita nyo, ang dal ng pagka-black niya. Na-straight ang buhok ni Atem. Pop. Ang lambot niya sa buhok. Yung amoy niya, hindi naman siya ganun nakaamoy na amol apoy sa apple cider. Pero, siguro nandiyan pa yung espirito niya, guys. Espirito. Yung espirito niya. So, parang medyo may amoy-amoy pa siya. Pero, hindi ko naamoy yung conditioner kasi hindi naman madami yung nilagay ko. Tama lang. Kasi, okay lang naman na mag-amol apple cider ako buong araw kasi wala naman akong pasok today, and kaya ngayon ko siya ginawa kasi day off ko. Medyo mainit lang. So, ayan guys. Ayan na ako. Diba?
Ganda. Ayan sila natin yan nandun. Pero kasi diba dapat pag nagpapahaba ka ng buhok, inaalagaan mo din siya ng trim para yung mga pangit na ends, mawala siya. Pero yung sa akin kasi talagang hindi, wala, hindi ko talaga siya pinapagalaw. Kaya kamakailan, masyadong dry tignan. Pero, at ang dull, ba diba? Parang frizzy, tapos ang dami niyang tangled-tangled. Pero ito, diba? So, ang ginamit ko guys, ito, yung mga malalaking ipin kasi masira yung buhok mo kapag maninipis. Kasi at least ito. Ayan o, suklayin ko ah. Kita niya ba? Shiny! Diba? Shining, shining na siya kumpara kanina. Bouncy. Pwede na ako mag-commercial. Model ng hair products. So, ayun lang, guys. So, ayun na. Or, ayun, guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. And, I suggest kapag black hair ka and gusto mong alagaan yung pagiging black hair mo as maging black pa siya and shiny like that, I suggest you to use apple cider vinegar with mother kasi mas, ano yun, mas maganda yun. And then, kung colored or light hair yung buhok mo, I suggest na gamitin mo yung ano, distilled white vinegar kasi yun yung pinakaiba nila. Actually, kahit naman anong vinegar yung gamitin mo para sa buhok mo, same effects naman yung meron siya. Ang pinakaibahan nga lang yung magiging result niya sa colored hair. Kaya I suggest na mag distilled white vinegar ka kapag light hair ka or ayaw mong mamula-mula yung kung meron kang mga white hair na is gamitin mo yung distilled. Kasi sa mga nabasa ko guys, kapag gumamit ka nung apple cider dun sa white hair mo, magiging medyo reddish siya or copper tone. Yun kasi, yun yung ginagawa talaga ni apple cider is kinocover na yung follicles ng hair mo or yung hair strand mo. Kinocover niya para maging soft. So, ayan guys, oh, soft niya. Kahit onti na lang yung hibla or onti na lang yung hawak ko, soft niya. Ganda. Para kang nagpaano. Nagpa-hot oil. Natutunan kayo ngayon sa aking video. And if you haven't subscribed, please click the subscribe button and the like. And then the notification bell para every time na mag-post ako ng bagong video is ma-notify kayo. If you think na may mga friends kayo na kailangan ng gantong treatment, please don't forget to share this video to your friends para malaman din nila. Kasi guys, ang ganda ng epekto niya sa akin. So, ayun lang. Be good. Bye-bye. Thank you for watching.